Ang tinutukoy pong puno dito ay walang iba, ikaw at ako, na binibigyan ng pagkakataon ng Diyos na magbunga ng mabuti, hindi ng masama. Na magbago ang ating buhay, magbago ang ating pagkatao. Binibigyan tayo ng tsansa, pagkakataon ng Diyos na makabalik sa Kanya. Magsisi tumalikod sa ating kasalanan. Tatandaan natin, ang Diyos hindi lang siya Diyos ng ikalawang pagkakataon. Ang Diyos ay hindi lang Diyos ng ikatlong pagkakataon, ikaapat na pagkakataon, ikalimang pagkakataon. Ang tao magsasawa sa iyo. Magsasawa sa atin, kakabigay ng pagkakataon. O diba? Magulang nga nagsasawa ng kakabigay ng pagkakataon sa anak. Kapatid, ganun din. Asawa, ganun din. Kaibigan, ganun din. Kasosyo sa trabaho, kasosyo sa negosyo. Diba? Parang ayaw na nating magbigay ng pagkakataon sa kanila. Pero tatandaan natin, ang Diyos ay Diyos ng walang hanggang pagkakataon. Sabi nga sa English, He is a God of infinite chance. Siya ang Diyos na walang hanggan ang pagbibigay ng pagkakataon sa atin. Kaya tayong tao, mga kapatid, ikaw na nakikinig, tayong lahat na nanonood ng videong ito, tatandaan mo, huwag mong ipalagay na mas makasalanan tayo sa iba. Huwag mong ipalagay na napakalaki ng kasalanan mo at wala ka ng pagkakataong magbago. Hindi, huwag mong paniwalaan yan. Ang Diyos ay palaging umaasa sa atin na tayo ay magbabago, kaya binibigyan niya pa tayo ng mahabang pagkakataon, ng mahabang palugit para ang tao ay magbago. Ganon din sa pagtingin natin dapat sa ibang tao. Huwag natin agad silang ida-down. Huwag natin agad silang huhusgahan. Huwag natin agad silang itataboy. Huwag natin agad silang itutulak, sisipain. Maaring hindi pa sila pinaparusahan ng Diyos sapagkat nahahabag ang Diyos sa kanila. Binibigyan ng Diyos ng pagkakataon ang mga taong ito na makapagbalik loob at magbago sa harapan ng Diyos. Kaya tayo man, ganoon din ang ating trato sa ating sarili. Binibigyan tayo ng maraming pagkakataon ng Diyos na tayo ay magbago sapagkat hindi niya ibig na ang tao ay tuluyang mapahamak at masadlak sa kaparusahang walang hanggan. Kaya nga tatandaan natin, kaya tayo nabubuhay sa panahong ito kahit nagkukulang at nagkakamali sapagkat binibigyan tayo ng pagkakataon. Isang pinagpala at magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Brother Ryan America, Disciple Preacher ng El Shaddai Tapatpat Chapters, content creator at channel head ng Kapahayagan TV channel. Kayo po ay patuloy na manood at suportahan ang YouTube channel ng isa nating kapatid na isa ring cyber evangelizer din, si Brother Gerry Eloma. At talagang ang kanya mga videos sa YouTube ay very informative at tinitiyak ko po sa bawat videos ni Brother Gerry Eloma ay tiyak may magandang bagay pa rin ang darating at naghihintay sa bawat isa. So muli po, tandaan po natin lahat, continue to support the YouTube channel of Brother Gerry Eloma. Ito po si Brother Ryan America ng El Shaddai Tapatpat Chapters at of course cyber evangelizer and content creator and channel head of Kapahayagan TV channel, katuwang sa pagpapalaganap ng mabuting balita. God bless and be inspired and be blessed as you like, share, and subscribe to his channel. Maraming salamat sa inyong panonood at kung kayo napagpala ng video, huwag nyo naman kalimutan ng mag-like, mag-subscribe, kalimbangin ang bell, at ibahagi na rin ang video na inyo pong napanood. Salamat! God bless! We love you with the love.